Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at ang i-share ko po sa inyo is yung mga basic or yung mga kadalasang nararanasan nating mga tao, no? Yung mga sitwasyon at mga tao na whether we like it or not, darating ang panahon na may encounter natin sila. Darating yung panahon na magkakaroon tayo ng mga interaction sa mga ganitong tao. So, sa mga vlogs ko po, ang palagi kong priority is yung mga minor, yung mga student, at the same time yung parent. Bakit? Because lahat ng bagay, nagsisimula po yan sa loob ng pamilya. Kapag strong yung foundation ng family pagdating po sa faith at saka doon sa kanilang mga paninindigan, napakahirap po para sa mga tao na gumagawa ng masama, na ligligin yung mga kabataan o kaya yung mga magulang. No? So, ganun yung mentality ko because ganun yung family na kinalakihan ko. At thankful ako kasi meron akong mga magulang na talagang binugbog nila kami doon sa pangaral. Hindi man kami ganun well off, pero lagi nila kaming pinapangaralan. At the same time, yung pagkakataon kasi na makapagturo ka sa kapwa mo magulang o kaya naman sa mga tao, especially sa mga kabataan, is napakahalagang bagay po at napakalaking privilege para din mailigtas yung isang pamilya o kaya naman po ay maligtas yung mga bata sa mga possible na threat sa kanila during the time na hindi nila kasama ang kanilang pamilya. So, lahat naman tayo naka-experience na or naka-encounter na ng mga tao na nandyan lang sila because may gusto silang kunin sa atin. Meron silang pinapakinabangan sa atin. Nati-take advantage tayo at the same time namamanipulate tayo. So, sasabihin ko po sa inyo na mas maaga na ang topic natin is medyo maselan. Because marami pong naaabuso yung mga tao na gumagawa ng masama sa paligid natin. That's why yung topic po natin is paano po natin marirecognize, mauunawaan, at the same time paano natin i-handle yung mga manipulative people. Sila po yung mga tao na gagawin ng lahat para lang makuha yung gusto nila sa isang tao, sa isang kumpanya, sa isang sitwasyon, sa isang grupo. Basta kahit ano gagamitin yan mga yan, gagawin din nila para nga makuha nila yung gusto nila para dun sa own benefits nila. So, yung mga manipulator na tao po, marami po silang naaabuso. As psychological first aid provider, halos lahat ng na-handle ko sa counseling, iisa lang yung sinasabi. Halos lahat sila pare-pareho ng experience. That's why, syempre, during the time na nag-aaral, talagang na-proven din po siya sa psychology. So, sa mga kabataan at magulang, mas maganda po na ang magulang ang unang matuto para makita nila sino ba yung mga nasa taong nasa paligid ko na ganito na dapat i-cut off ko na. Sino ba yung mga tao na nasa paligid ng anak ko na dapat i-cut off ko na? No? Kailangan aalisin mo yun. Pag natuto kayo neto, madali ninyong marirecognize, madali kayong makakaiwas, at the same time, madali ninyong maiiwas ang inyong mga anak. So again, doon naman po sa mga taong naabuso, no? Kasi ito ay nagkukos po ng trauma, anxiety, and depression. So meron na pong mga talagang nagpa-psychological evaluation, at the same time, lumapit na sa mga psychiatrist para sa proper medication. Dahil hindi po biro yung sasabihin mo, trauma lang yan, ako, arte niya lang yan, ganyan, ganyan, kwento niya lang yan, ganyan. Hindi. Kasi yung tao na naabuso, siya yung naka-experience, siya yung nakarinig, siya yung nakaramdam. Hindi natin sila pwedeng i-judge. No? Hindi nila kasalanan na nabiktima sila. Dahil most of the time, ang nabibiktima, yung mga taong pure ang heart, pure yung intention, at the same time, yung mga tao din po na weak. Hindi naman natin sinasabing kasalanan nila dahil weak sila. Nagkataon lang na hindi sila aware. Hindi nila alam yun. Hindi nila yun kasalanan. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na may trauma, anxiety, o kaya naman is depression because of manipulation, no? Mas maganda kapag hindi mo pa ganun katanggap yung nangyari sa'yo at makikinig ka, meron kang kasama. Kasama mo yung kapatid mo, pinagkakatiwalaan mong kaibigan o kaya yung magulang mo. O kung talagang hindi pa ready, lagi ko sinasabi, yung healing ng victim, ng patient, no, hindi yan pwedeng i-force. Naku eh, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, hindi ka makakadiretso. Oo naman yun. Pero wag nyo silang pilitin. Because sabi nga, time heals all wounds. No, yung sugat nila, hindi ninyo alam, hindi natin alam kung gaano kasakit. Because yung joy, yung sadness,
yung happiness, ikaw bilang individual, ikaw lang yung makakaalam nun. Ikaw kasi yung nakakaramdam nun. So tayo, kailangan natin maging sensitive sa kanila. Kailangan natin maging mas maunawain sa kanila. No? Eto, kaya natin to kailangan i-share para wala na rin mabiktima yung mga taong gumagawa ng masama. No? So again po, ang topic po natin is paano po natin marerecognize, maiintindihan, i-handle yung mga taong manipulative or yung mga manipulative people. Number one po, kailangan ma-recognize natin yung kanilang mga maskara, yung kanilang mga mask. Ano ba yung madalas na inihaharap nitong mga manipulative people na to sa mga tao? At sino yung mga tao na paboritong-paborito nilang biktimahin? So, number one, kailangan alam ninyo kung anong klaseng tao kayo. Kung medyo hindi pa kayo ganun ka-firm sa sarili ninyo, eh possible na ikaw ang ano niyan. Ikaw talaga yung bibiktimahin niyan. Kapag ikaw yung tao na talagang sobrang mabait, napaka-empathy mo, ano, yung empathy mo sa kapwa mo, talagang ganun na lang. Pag may umiyak, iiyak ka rin. Eh malamang ikaw yung tatargetin niyan. That's why kailangan bigyan niyo rin yung sarili ninyo ng halaga. So ano yung mga maskara? Mga kabataan, no? So sa mga elementary, hindi pa natin ito masyadong problem. Kasi more on makinanay, makitatay pa yan. Pero meron pong mga pagkakataon na kailangan talaga nating ituro na sa kanila, sa batang edad nila, para pagdating nila nung teenage year, no, alam na nila. Yun yung sinasabi natin ng mga magulang natin, no, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kailangan alam na alam po ito ng ating mga kabataan. So, meron pong 10 tips ako na ibibigay sa inyo para madali po ninyong ma-recognize, maunawaan, at ma-handle yung mga taong manipulative para maiwasan ninyo na maging biktima kayo at the same time, lalong-lalo na po yung inyong mga anak, mapalalaki man po yan o mapababae. Again po, ang lagi kong advocacy is matuto ang mga magulang at ang kanilang mga anak para po ma-protection na natin ang ating mga pamilya. Regardless kung ano yung status natin sa buhay o kung ano man po yung ating mga profession. So, mas maganda po na maging magtutulong-tulong po tayo pagdating po sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Kasi one family at a time, no? Doon po magbabago yung ating generation. So, number one, recognize their mask. Pag sinabi pong recognize their mask, kailangan alam mo kung ano yung front netong mga to. Kailangan alam mo kung sino tong mga taong to o saan sila madalas nagtatago na pagkatao. Madalas po yan yung mga charm, no? Yung may mga charisma. Madalas ginagamit din po nila yung kindness at the same time yung victimhood, no? Eh paano? Meron naman talagang taong literal na charming kagaya ko. 'Di ba? Meron naman talagang literal na tao na mabait. Ako, may kilala akong literal na tao, talagang mabuti po sila, no? Meron naman talagang kawawa talaga sila. Meron talaga nung ganun, ate. Hindi naman porket charming, kind, at saka yung kawawa, eh, manipulator na po sila. Tama naman po. Pero bibigyan ko kayo ng dalawang bagay para ma-identify nyo sila. Kahit ano pa doon yung suot nilang maskara. Number one, para ma-identify nyo yung kanilang mask, kung talagang yun ba talaga sila, behind dun sa charm nila, sa sweetness nila, sa kindness nila, at saka dun sa mga sinasabi nilang palagi silang kawawa. O, biktima ako ng ganito, siya naman talaga yung may kasalanan. Number one, kapag po dumating yung time na, let's say, sa isang romantic relationship, no, o kaya sa mga magkukumari, sa mga magulang po ito, no, unahin natin sa mga magulang. Ang tagal nyo na magkumari, 15 years, 10 years, tapos biglang dumating yung time na, palagi kayo nagtutulungan, biglang dumating yung time na may hiningi itong si kumari mo, na hindi mo maibigay kasi alam mong hindi mo yun kayang ibigay, hindi yun yung parte ng pagkatao mo. Nag-shift ka agad yung behavior niya. Sinumbat na sa'yo lahat ng pinagdaanan ninyo, pati yung mga istorya na hindi naman dapat niya sabihin pa sa'yo. Ibig sabihin, nag-crack yung mask niya. Hindi talaga siya yun, no? Hindi talaga siya yung mabait, hindi talaga siya yung matulungin. Ginagawa niya yun para pag siya naman o kukunin niya na yung bagay na gusto niya sa'yo, akala niya hindi mo siya matatanggihan. Sample, sa relationship, no?
Isang taon na kami, napaka-sweet, napaka-gentle, wala akong masabi, gusto ko nang magpakasal, magpapakasal na kami. Biglang may hiningi yung boyfriend mo sa'yo or yung girlfriend mo sa'yo na bagay na pinahahalagahan mo. Especially sa mga babae, alam niyo yung ibig ko sabihin. Hindi mo naibigay kasi natatakot ka at hindi ka pahanda. Biglang nag-shift yung behavior. Ibig sabihin, tactics lang niya yon sa loob ng isang taon. Because kahit nga, yung katotohanan po kasi, lagi ko ito sinasabi sa mga vlog ko, given ang katotohanan. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong tactic, manipulation, given ang katotohanan. Magpo-fall at magpo-fall yung kanilang mga maskara. Lalabas at lalabas yung tunay nilang pagkatao. Lalabas at lalabas yung totoo nilang intensyon. Ganun siya. Another one is kapag hindi po nag-match yung salita niya sa actions niya. Kahit anong sitwasyon ninyo, alam niyo yung ibig ko sabihin. Kapag yung tao hindi nag-match yung salita niya doon sa kanyang actions. Sige babe, pupunta tayo dyan. Bibigay ko sa'yo yan, babe. Ay, babe, hindi ko na pala mabibigay sa'yo kasi ano, nangailangan si mami eh. Diba? Nahuli mo na, oh. Hindi, ganito. Sila pa yung merong, sila pa yung galit. Yun yung number one. No? Recognize their mask. Most of the time, ito po yung charm, yung kindness, at yung victimhood. May na lang akong iniiwan ng mga ano girls o kaya ng mga boys. Hindi na akong magmamahal. Yung pala pinakakagat ka lang. Pag nakuha na sa'yo yung gusto mo, chupi, bye-bye. Diba? Naku, Mari, ganito nga ginawa eh. Million yung nakuha sa akin. Tulungan mo naman ako. Pag nakuha na sa'yo, hindi na magpapakita sa'yo. Always check yung behavior, action, and words. Kailangan. Match yan. Synchronize yan, no? Kailangan nag-jujibe yan. Kasi, ang tao, meron po tayong intuition. Kailangan turuan ninyo yung sarili ninyong ma-develop yun. At the same time, turuan ninyo yung mga anak ninyo na ma-develop yun. Kasi ako naniniwala ko na yun po ay napag-aaralan. Number two, understand their tactics. So, sa mga ganyan, minsan yung sinabi ko nga po kanina, nahuli mo na. Nagalit pa sa'yo, giniltrip ka pa, no? Ay, kapag hindi mo to ginawa, ano eh, dami ka na nagawang tulong sa'yo. Ganito lang pala aabutin ko. Yung sa magkukumari, no? Lahat na ginawa niya during the 10 years, 15 years, tapos nung hindi mo napagbigyan, giniltrip ka na, sinumbat na sa'yo, pati yung mga bagay na hindi naman niya dapat sabihin, no? Sa relationship, yung nahuli mo na, ikaw pa yung lumabas. Eh, kaya ako naman to ginawa kasi hindi mo ako sinusunod, ganyan-ganyan, no? At yung playing victim is another form of tactics, no? Minsan pa nga po sa relationship, yung blackmailing, no? Pina-blackmail ka. Pag hindi mo ginawa itong gusto ko, pag hindi mo binigay itong gusto ko, ito yung gagawin ko. Meron akong ganito. So, yan yung mga tactics nila. Gaslighting, no? Yung emotional blackmail, victimhood, no? Guilt-tripping. Yan po yon. Kaya nga, dun sa mga kabataan, tignan ninyo yung mga kaibigan ninyo kasi meron po yung pattern. Kapag kayo yung tipo ng taong observant at the same time is alam ninyong bumasa nung kilos, behavior ng mga taong nasa paligid ninyo, makikita nyo yan, may pattern yan. Pag na-recognize ninyo yung mga pattern na yan, madali na lang para sa inyo. Another tactics po, no, ito ay hindi kadalasan na nangyayari, pero kapag ito ng tactics na to ang ginamit, napakahirap na pong lumabas ng mga kabataan o ng mga tao or ng biktima doon sa manipulator. Minsan, may mga bata, no, na nagtataka yung magulang. Bakit itong anak ko meron siyang gantong bagay? Bakit palagi yatang meron siyang, ano, meron siyang na-acquire na alam kong hindi ko kayang ibigay. At the same time, kahit anong ipon niya sa baon niya, is hindi niya basta-basta ito ma-acquire. Tapos pag tinanong yung mga kaibigan, yung mga classmates, sasabihin, wala naman po siyang sinasabi sa amin na racket niya, wala naman po siyang sinasabi sa amin na kumakausap sa kanya, wala rin naman po kaming nakikitang kumakausap sa kanya. Kasi, ang mga manipulator po, again, lahat ng pamamaraan gagawin, makuha lang niya
nila yung bagay na gusto nila sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang grupo for their own benefits. Lahat din ng resources nila gagamitin nila. Lagi niyo pong tatandaan, kapag ito na ang nagsalita, wala nang mag-check ng grammar mo, wala nang mag-check ng background mo, wala nang mag-check ng character mo kapag ito na yung nagsasalita. Ganito lang yun eh. Hindi kita kakausapin, hindi tayo madalas mag-uusap, no? Kasama po ito minsan sa kindness. Akala mo mabait siya. Bigay siya ng bigay. Bigay ng bigay. O anong kailangan ng pamilya mo? O anong gusto mo, babe? O anong gusto mo, mahal? O anong kailangan ng anak mo? O ito, naku, o sige, ako nang bahala dyan sa ospital. Ako nang bahala dyan sa gamot. Ako nang bahala. No? Puro ito. Pero ito ng tatay ko, hiniram ko lang. Pag pera na po yung nagsalita, sobra na yung hook nun. Ang hirap na nun tanggihan. Ang hirap nang hindi ibigay yung gusto niya. Kaya yung mga anak po ninyo, tignan po ninyo kung ano yung source ng pera maliban sa nanggagaling sa inyo. Kasi may mga kabataan naman po talaga na kagaya ko. No? Ako nung high school, actually, 5 taon pa lang ako, marunong na po ako maghanap buhay. Titinda ako ng ice candy. Bata pa lang ako, na-expose na ako sa pagtitinda. Yung kukuha ako ng bunga ng bayaba sa bahay namin, sa kabilang, sa tagiliran ng bahay namin, bibenta ko yun sa school. O kaya yung cherry balls, no? yung bubble gum, tapos ginagawang lipstick. Marakit akong bata, no? Pero tignan po ninyo. Tapos bukod doon, mga kabataan, ito yung i-share ko sa inyo. Para hindi ninyo iasa yung inyong sarili na pera sa inyong mga magulang, no? O sa mga tao na pwede kayong i-hook sa pamamagitan ng pera. Tignan ninyo kung ano yung mga diniposito sa inyo ng Panginoon. Tignan ninyo kung ano yung mga God-given talent. Ako, sample. Makakuda ako. Ma-PR akong tao, magaling ako magbenta, ganyan-ganyan. Tapos, magaling ako mag-drawing. During the time na high school ako, kasi ang baon ko lang nung high school ako, 20. O kaya, 10 piso, 20, ganyan. Ganyan lang yung kaya ibigay ni mama. Tapos, namamasahe pa. Kaya, ang ginagawa ko para hindi mapupunta sa pamasahe yung baon ko. Maglalakad na lang ako. Mula bahay hanggang dun sa school. Kasi kaya naman lakarin. Binigyan naman ako ng paa ng Panginoon para ilakad dyan. So, diba? So, nagdo-drawing ako, yung mga project. Dati kasi, bihirang-bihira yung may kakayanan na magpa-computer. So, still meron, kaya mo pa din pagkakitaan yung drawing. So, nalalaman nyo ng mga taga-ibang section, ibang classmate ko, nakakaipon ako doon ng pera at nakakapagbigay din ako sa aking mga magulang. At the same time, meron akong magulang na binugbog kami sa pangaral, lalong-lalo na yung mama ko. Makuda siya, pero full of wisdom yung lagi niyang sinasabi sa amin. Kaya nung mga panahon na dinaanan ko yung sitwasyon na mahirap, meron akong bala. Sabi na nanay ko ganito, ganyan. So, yung mga bata na talagang nakikinig din po sa magulang, totoo naman po yun, may blessing. Minsan nakakasagot tayo, kailangan natin ihingi ng sorry yun kay Lord, no? Kung buhay pa yung mga magulang ninyo, ako may tatay pa ako eh. Nangihingi naman ako sorry, pero minsan kasi sobrang kulit niya, talagang makulit din ako. Yun, hingi natin yung sorry. Pero dun tayo ibibless ni Lord. At ang unang ibinibless kasi ni Lord yung parents, para mabless din kayo. Kasi pag nakita ni Lord na hindi nyo pa kayang i-handle yung kanyang blessing, dadaan pa rin yun sa mga magulang natin. Hanggang sa unti-unti natututo tayo maging accountable doon sa mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Para yung mga tactics ng mga manipulator, lalong-lalo na po sa pera, mga kabataan, eh hindi kayo basta-basta mahuhok. Sana tatandaan nyo yan. Maraming paraan para kumita tayo ng pera. Pero hindi sa paraan na ikakapahamak po natin o ikakapahamak ninyo. No? So ako, bata pa yung anak ko, pero meron akong mga pamangkin na nasa high school and college na din. So kaya yun lang yung mga i-share ko sa inyo at nawa is matandaan ninyo at lagi ninyong babantayan yung kilos ninyo at ng mga taong nasa paligid ninyo. Lagi ninyong titignan yung mga tactics and manipulation at maging aware kayo doon sa mga pattern of behavior ng mga taong nasa paligid niyo. At para maiwasan ninyo o ng inyong mga anak na manipulate kayo, number 3, you have to set strong, safe, personal boundary. Palagi ko itong binabanggit kasi advocacy ko ito. No? Dito ako natuto. From being people pleaser, nagkaroon ako ng wall.
naglagay ako ng wall sa sarili ko, hanggang dyan lang kayo, hanggang dito lang kayo, hanggang dito lang yung kaya ko itolerate doon sa pag-disrespect ninyo sa akin. Kasi doon, makikita ninyo yung peace, no? Ah, hindi niya nakuha yung ipon ko, yung resources ko, ganyan. Siyempre sa mga relationship ngayon, naku, lahat ng ipon kinuha na ng naging girlfriend sa ano, sa chat, 'di ba? Naging boyfriend, hindi naman niya kilala, tapos tinatakot pa siya, bina-blackmail pa siya. So, kailangan meron kayong strong, safe, healthy boundary, kasi ito yung pinaka-protection ninyo. Kumbaga sa pamilya, sa bahay, yan po yung gate, yan yung pader, no? Para hindi kayo basta-basta nasusway ng mga taong manipulator. Bukod doon, no, isa sa mga tip ko sa inyong mga kabataan, huwag kayong matatakot na mag-say ng no. No? Sa mga magulang naman po, lagi ko po sinasabi sa mga vlog ko, the way natin itrato yung mga bata sa loob ng pamilya, yun yung nagiging reference po nila para doon sa kanilang sarili kung paano sila itatrato at paano nila itatrato yung ibang tao. So kung sa pamilya pa lang, bawal silang mag-say ng no, magiging inferior yung mga bata, no? Ay, hindi ako pwede mag-say ng no kasi sa bahay namin, pag nag-no ako, mumurahin ako ng nanay, papaluin ako, ihahagis yung ano, uan. O kaya yung baso, di ba? May mga ganon, no? Kailangan, hayaan nyo sila kasi individual sila. Hindi tayo sila. Ibig sabihin, yung frustration mo bilang magulang, huwag mong ipasa sa anak mo. Yung basura mo, huwag mong ipasa sa anak mo. Linisin mo yung basura mo bilang magulang, ihil mo yung sarili mo bilang magulang. Yes, mahirap. Kasi natitrigger nila tayo eh. Ako, sample po ha, yung sa isang vlog ko din, sinabi ko, ang trigger ko kapag si Ellie makalat, kasi yung mama ko, malinis yun eh. Sobrang linis yun ng mama ko eh. Pag makalat kami, lalo na ako, Arlena! Ganyan-ganyan si mama. So, ako, ayoko din na makalat. Pero kasi, normal sa bata na makalat dahil hindi pa po sila fully develop yung brain nila. At the same time po, yung pagiging makalat, eto lang po ah, sasabihin ko, parte po ng pagiging tao. Pagiging tao ng anak ko, pagiging tao ng anak ninyo. Parte yun ng pagiging tao nila. So hindi nila yun kasalanan. Kaya kailangan yung mga kabataan, learn to say no. Pero wag naman kayo mag-say ng no na pinaglilinis lang kayo ng nanay ninyo ng higaan. Na pinaglalaba lang kayo ng mga underwear ninyo at pinaglilinis lang kayo ng mga platong pinagkainan ninyo. Ha? Huwag naman, no! Sabi nung vlog, ano, mag-say ng no. Hindi yon. Ang sinasabi ko learn to say no is yung mga bagay na hindi naman talaga dapat at walang kapangyarihan at karapatan yung mga tao na hingin sa inyo. Example, meron binigay si nanay ninyo na sandwich, yun ang baon niya. Pinaghirapan ni nanay, no? Nilutuan kayo kahit walang pera dahil gusto lang kayo mapakain ng masarap. Makita ng mga classmate ninyo kahit paano nagbabaon kayo ng masarap dahil nga palagi kayong walang pera. May sandwich kayo, pinaghirapan nyo ng nanay ninyo. Ihingi yung tao na manipulator sa inyo. Learn to say no, hindi pwede. Pinaghirapan to na nanay ko, pinag-ipunan to ng nanay ko. Kahit hindi nyo nasabihin yun, at least sa sarili ninyo, alam ninyo yung dahilan kung bakit kayo nag-say no. Kasi pinahahalagahan ninyo yung paghihirap ng magulang ninyo. No? Uy, ang ganda naman ng lipstick mo. Ganyan. Paano ako? Paganyan ako. Tapos palagi-lagi na nauubos na. Binili yun sa inyo ng inyong mga nanay para naman hindi kayo magmukhang kawawa. Learn to say no. Personal ko to, labi ko to. Mamaya dyan, may hepatitis ka, no? Ganun. Mamaya dyan, may TB ka, ganyan. So, ako maarte ako sa ganun talaga. Kahit nung bata ko, hindi ako nanghihiram ng ganun. Kahit na may mga classmate ako na ganyan, naiinggit ako. Pero okay lang sa akin. Kasi nga, hindi rin naman ako yung tipo ng babae na maarte-arte. Na yung talagang bata pa maarte na. Nag-arte lang ako nung nasa derma na ako. Yun. Yun yung ibig ko sabihin, learn to say no. Kaya, hahawakan ka sa iba't ibang parte ng katawan mo, yung pasimple-simple, huwag mo hawakan, ganun. Learn to say no. Yung sa mga boundaries na isineset ninyo para sa sarili ninyo. O kaya naman, yung mga personal na gamit ninyo, mga notebook, maglagay kayo doon. Bahalaga na maglagay kayo doon para yung inyong well-being at the same time, yung mental health ninyo is inyong na pangangalagaan. Yun yung pinakamahalaga. Set yung personal, healthy, and strong boundaries para hindi kayo mamamanipulate ng mga tao. Dahil pag nakita nila na may wall,
For example, ang magnanakaw pag nakita niya na may wall, di ba? At may mga CCTV yung isang bahay, o kaya meron yung parang wire na may kuryente, matatakot na yan. No? Kasi kayo mismo yung magsiset kung paano kayo dapat respeto at itrato ng mga tao na nasa paligid ninyo. Number 4, avoid emotional attachment. So, lagi ninyong tatandaan na ang manipulator, bago kayo pag-interesan niyan, na-scouting na kayo niyan, na-profile na kayo niyan, or else, meron silang nakita sa inyo na wala sa kanila, na alam nila na kahit anong gawin nila, hindi nila makukuha. That's why ang gagawin nila, ipoprovoka. Aasarin ka, insultuhin ka, lahat ng pamamaraan, verbal or non-verbal, para lang makakuha ng attention. Makuha yung attention mo, makuha yung reaction mo para pagka nag-react ka, itutwist na nila yon para ikaw yung maging masama. Tandaan po ninyo, itong mga manipulator na to, kulang sila sa pansin, kulang sila sa attention, at nabubuhay sila sa attention ng mga taong nasa paligid nila. Bakit? Kasi bully sila eh. Yung nabuboost yung self-esteem nila doon sa part na nakakakuha sila ng atensyon. So kapag ikaw nag-react ka sa kanila, eto pala yung kahinaan nito, ayaw nito na sinisigawan siya. Eto pala yung kahinaan nito, ayaw nito na minamaliit siya. Ayaw nito ng ganito, ganyan, ganyan. Pero, para dun sa mga manipulator, hindi porket hindi kumikibo ang isang tao, hindi kayo papalagan. Okay? Palagi ko sinasabi yon. Hindi porket na nagagawa ninyo ng paulit-ulit, hindi kayo pinapalagan. Meron lang talagang mga tao na ayaw ng gulo. Pero hindi ibig sabihin, takot sila sa gulo. Okay? So again, avoid emotional attachment. Kahit na magpaawa pa yan, lagi nyo tatandaan, may mga taong pa-victim. Gagawin ang lahat ng klase ng pamamaraan para makakuha ng attention. Pag nakuha na nila yung attention ninyo, imamanipulate na kayo. That's why much better na wala tayong mga taong, yung sobrang dami mong friends, no? Kaya sinasabi ko nga kanina, piliin ninyo yung mga taong nasa paligid ninyo at tignan ninyo yung pattern ng behavior. No? Tignan ninyo sa bawat sitwasyon na kasama nyo sila, ano ba yung nagiging behavior niya sa ganitong sitwasyon? Kapag napag-aralan na ninyo yan, mauunawaan na ninyo kung bakit yung mga magulang ninyo ay sinasabi na iwasan mo yung tao na yan. Because, bata pa kayo, minor de edad pa kayo, nagsisimula pa lang ma-develop yung inyong mga brain at saka yung mga skills ninyo. Paano ninyo babasahin yung characteristic ng isang tao o yung character ng isang tao or yung behavior ng isang tao. Kaming mga magulang ninyo, kaming mga tita ninyo at tito ninyo, dumaan na kami dyan. Nakita na namin yan. Kaya kung may mga pagkakataon na sinasabihan namin kayo na iwasan mo to, I hope makinig kayo, no? Pero kasi yung pakikinig ng mga bata po is depende nga po yan kung anong klase ng relationship ang na-build natin sa kanila. Halimbawa, may mga tao na talagang hindi naman love and unity yung foundation ng family. For sure, meron kayong mga taong pinagkakatiwalaan, no? Since ang pinag-uusapan natin ay mga minor at mga estudyante, ganito, matuto kayong magsumbong. Lalong-lalo na sa mga magulang nyo, kahit na pakiramdam ninyo, hindi sila nakikinig. Para at least aware sila na for once, nagsumbong tong anak ko na mayroong sumusunod sa kanya sa school or may nabubuli sa kanya sa school. No? Nasa magulang nyo yan. Kayo naman, tayo naman po mga magulang, pakinggan natin yung sumbong ng mga bata. Pero meron talagang neglectful parenting. So may turo ako ng poor style of parenting, diba? So meron talagang neglectful. Sa mga kabataan, halimbawa, talagang alam ninyo na kahit magsumbong kayo sa magulang ninyo, at least once magsumbong kayo, no? Pag talagang wala, hindi man ninyo close yung kahit na sino sa mga teacher ninyo or mga advisor ninyo. Ito naman po sa mga teacher. I don't have anything against sa mga teachers, no? Especially sa mga high school. Do bata pa naman yung anak ko. Pero may mga teacher na ako na sinasabi, ampunin mo tong anak ko pag nag-high school. Kasi nga, yun yung mga trusted na teacher po. Kasi alam ko din kung paano nila ako minahal noon, na mahalin din nila yung anak ko. Kaya medyo, maano na ako sumisip-sip na ako. Charot. Yun. Yung mga bata po, no? Kung halimbawa hindi ninyo masabi sa mga magulang ninyo, magsabi kayo sa teacher ninyo. Kung hindi ninyo close yung advisor ninyo, magsabi kayo sa guidance counselor ninyo. At yung mga teacher naman na makakakita, huwag nyong hadlangan yung mga bata, pakiusap lang po. Kasi, yung mga bata, nagsasabi po yan
ng kanilang mga totoong nararamdaman dun sa mga taong alam nilang pagkakatiwalaan nila at mapagkakatiwalaan nila at may nagawang significant sa buhay nila. Ito ay payo lang naman po sa ating mga kabataan, lalo na po sa high school and senior high school. Huwag magtampo yung mga advisor kung halimbawang hindi sa inyo kagad sinabi. Hindi ibig sabihin hindi nila kayo mahal or hindi nila kayo pinagkakatiwalaan. Meron lang po talagang mga pagkakataon na hindi yung advisor nila yung mas pinagkakatiwalaan nila. At kung halimbawang wala talaga, diretso kayo ng principal's office. Kasi wala pa akong nakitang principal na tumanggi sa isang bata. Kahit gaano kabisi ang principal, kapag yan ay may nakitang estudyante sa loob ng opisina niya o papasok sa loob ng opisina niya, naniniwala ako na bibitawan yan kahit gaano pa kahalaga yung ginagawa. Sa principal kayo magsabi. And then, yung principal na ninyo, yung tatawag siguro ng mga guidance counselor or kung sino man sa mga advisor ninyo, at huwag kayong matatakot na magsabi sa kanila. Dahil kung nasa loob ng eskwelahan yung nangyayari o yung nangyari, pananagutan nila kayo. No? Ako lagi ko sinasabi, may mga masusungit talaga teacher at may mga teacher na wala talaga sa ayos. Pero mga anak, no, tinuturing ko mga anak ko, mga bata na to, huwag kayong matakot sa kanila. Kasi kung may kasungitan man sila at meron talagang mga salbahe, hindi lahat salbahe. Hindi lahat gagawa ng masama sa inyo. Meron at merong mabubuti na tutulong sa inyo. Kaya again, avoid nyo yung emotional attachment. No? Kasi yung mga manipulator, yan lang yung gusto sa inyo eh. Reaction. Doon na nila kayo sisimulan. So again, magsumbong kahit isang beses sa mga magulang ko, talagang neglectful yung parenting style nila. Andyan yung inyong mga teacher. No? Andyan yung mga tito nyo, yung mga tita ninyo. Pero kung sa school nangyayari, sabihin nyo kagad sa inyong mga teacher. Kasi wala tayong ibang sasandalan kundi yung mabubuti nating teacher. Lalo-lalo na yung ating guidance counselor at yung ating mga principal. So huwag kayong matakot na maaabalan nyo sila. Trabaho nila yan at alam ko na sila ay alam nila kung ano yung gagawin nila. Hindi sila dapat katakutan kasi naniniwala ako na meron man hindi maaayos, mas marami pa rin tayong kakampi sa loob ng eskwelahan. Number 5, do not engage to their games. No, syempre, nakuha na nila yung attention ninyo. Yun nga, sisimulan na nila kayo dyan. Kasi, ang gusto na itong mga manipulator na to, hindi naman yung genuine connection. Ang gusto nila, control. So, ang pinakamaganda na gawin ninyo is umiwas kayo. Huwag kayong mag-reason out. Ay, kasi hindi mo ko dapat ganyanin. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Huwag nyo rin itatry na iayos yung behavior nila. Kasi hindi ninyo trabaho yun. Okay? Kailangan magsusumbong kayo sa inyong mga magulang. Kung magulang naman kayo, magsumbong kayo sa inyong mga partner o kaya dun sa mga tao na dapat ninyong pagsabihan ng mga ginagawa sa inyo na mali na. Kung halimbawa mga away lugar yan, yung tawag dun, away na sa pamilya, magsumbong kayo sa barangay. Gawin ninyo sa tamang pamamaraan. So, do not engage to their games, dun sa mga gusto nilang mangyari kasi gusto lang nila yan, attention. At, yun nga, dun na kayo imamanipulate. Number 6, build strong support system. So, sa bullying na aking vlog, sinabi ko doon, naturuan natin yung ating mga anak na magkaroon sila ng mga alay, no, grupo doon sa kanilang mga eskwelahan. So mga kabataan, yun yung sinasabi namin sa inyo or sinasabi ng ating mga magulang na piliin ninyo yung inyong mga magiging kaibigan. So pag napanood ninyo yung bullying na vlog ko, dapat doon tignan ninyo kung same ng values ng pamilya ninyo yung values ng mga kaibigan ninyo or yung mga pipiliin yung kaibigan. Sabi nga, bird with the same feather flock together. Kung pare-pareho kayo ng values na naka-align sa Panginoon ano, at tama, mabuti, kapag nakita yan ng mga manipulator, matatakot yan. Bakit? Kasi hindi nila kayo basta-basta ma-isolate. Hindi nila kayo basta-basta madadaan sa kanilang mga tactics. Hindi nila kayo madadaan sa pera. Hindi nila kayo madadaan sa iba't ibang klase ng manipulator or manipulation or pa-victim nila. Bakit? Kasi yung values ng mga bata, ng mga kasama ninyo, ng mga kaibigan ninyo, ng mga barkada ninyo, is pareho kung paano kayo pinalalaki ng mga magulang ninyo. Lalong-lalo na kung halimbawa, kayo nga yung hindi talaga nanggaling doon sa pamilya na love and unity, sumama kayo doon sa mga grupo na yung values ng family nila is maayos at tama.
Okay? Strong yung inyong support system. Kung paano strong yung boundaries ninyo, kailangan yung support system ninyo is strong din. Kasama doon sa strong support system is yung dapat naka-ready na kayo. Ah, kasi kilala nyo na yung bully or kaya yung manipulator sa paligid ninyo, no, sa barangay ninyo. Dapat alam nyo din kung saan kayo tatakbo. Kung saan kayo magsasabi na ganito yung ginagawa sa pamilya ko, ganito yung ginagawa sa akin ng tao. Paano naman kung yung manipulator nasa labas? Kailangan meron at merong kayong pagsasabihan. Yung sinasabi ko, matuto kayong magsumbong. Yung pagsusumbungan ninyo is parte po yun ng inyong support system. So, sa mga kabataan, no, support system dapat ninyo ang pamilya ninyo at yung inyong mga teacher at yung mga kaibigan ninyo. No? Kung kagaya ko is meron kayong mga spiritual family sa mga churches, no, dapat magsabi din po kayo doon. Again, build a strong boundary at sa loob ng boundaries ninyo, yung support system po ninyo. Number 7, seek professional help if necessary. Kasi yung pag-deal po sa mga manipulator, ano, nakaka-drain yan, nakakaubos yan ng energy. At the same time, may mga pagkakataon nga po na ganito yung nangyayari. Nagkakaroon po ng trauma, anxiety, and depression yung mga biktima. Kagaya ng sinabi ko dun sa introduction. Kapag ganun na yung nangyayari, kahit meron tayong stigma, is dapat po humingi pa rin kayo ng tulong sa mga taong expert pagdating sa mental health. Halimbawa po, ang manipulator is nasa loob ng eskwelahan. Saan kayo hihingi? Kasama sa support system ang guidance counselor. Sabihin ninyo doon, kasi mga guidance counselor naman po, lalo po yung mga RGC, yan po ay mga lisensyado. Ang tawag po sa kanila is registered guidance counselor, pero hindi lahat ng eskwelahan is merong RGC. Meron pong ibang school na acting lang, no? Yung iba naman po, talagang yung guidance counselor nila is merong background for psychologist or psychometrician po talaga, no? So, mas maganda yung ganung school. Sana all may ganun, no? So, kung hindi man sila ganun competent para sa ganyang sitwasyon, pwede silang gumawa ng documentation dahil yung manipulator at yung victim ay nasa eskwelahan. Gagawa yan ng documentation and then ipapasa po nila yan sa division office and then yung division office yung tutulong sa kanila. Pero most of the time naman sa eskwelahan pa lang nagagawa na ng pamamaraan. No? Nagagawa na nila ng solution yan. Halimbawa, sa labas ng bahay, pamilya may problema, hindi involved yung school. Meron po tayong barangay. Magsabi kayo doon and then the barangay gagawa ng documentation or yung tinatawag po natin na endorsement para sa DSWD. And then the DSWD, pag talagang hindi rin nila kaya, pwede po kayo nilang bigyan ng endorsement para makalapit sa mga psychologists or sa mga psychiatrists. Palaging merong paraan. Huwag lang po kayong matatakot na isipin ng ibang tao na ay humingi siya ng tulong sa psychology at saka sa psychiatrist balibuyan. Yun kasi talaga yung stigma. Pero yun yung pinuputol natin, yun yung binabali natin. Kasi, di ba, ang pinaka-unang pinagmumulan ng lahat ng bagay is yung pag-iisip natin, yung mental health natin, yung psychological aspect natin. Kapag yan is na nagkaroon ng problema, makikita niyo yan, nagmamanifest po yan sa katawan. Ay, hindi na tayo nakakainom ng tubig, hindi na tayo nakakakain, hindi na tayo nakakatulog. Yung iba nakikita namin, drain na drain, ang laki ng ay, bagano, iyak na lang ng iyak. So, kailangan po, no, kung kinakailangan is humingi po talaga ng tulong. Kasi po talagang ang mga manipulator, sila po talaga is nambibiktima sila. Kaya nga natin ito pinag-aaralan para maiwasan na mabiktima din yung iba. At yung mga nabibiktima naman po is patuloy po silang lumaling. Yun po yun. Kaya kailangan natin maging aware sa lahat ng mga tao na nasa paligid natin. Number 8, prioritize po natin or prioritize ninyo yung inyong self-care, no? Kasi sino mag-aalaga ng sarili nyo kung hindi kayo? Hindi naman pwedeng ipaalaga nyo yung sarili nyo habang buhay sa mga magulang ninyo, di ba? Kailangan mahal nyo yung sarili nyo. Kung kinakailangan ninyo lumabas paminsan-minsan, ano, sa mga nagtatrabaho na po, no, huwag puro trabaho. Kailangan din natin ng break, no? Kailangan din natin, especially sa mga nanay, kailangan din natin minsan na maramdaman na maganda tayo.
Pero kailangan talaga araw-araw maganda tayo, di ba? Kailangan din natin maramdaman yung pagkakataon na tayo sa sarili natin. O yung tinatawag natin na me time. No, yung okay, magpapariband ako, magpapapedicure, manicure ako, kakain ako sa labas ng ako lang, ganyan. So, kung kinakailangan, no, yung kung kaya naman, isama yung mga anak. Pero pag sinabi pong me time, yung maramdaman mo lang ikaw sa sarili mo bilang individual. At the same time, sa mga kabataan po, sa mga minor, i-priority ninyo yung sarili ninyo. Bakit? Kasi sa edad ninyo, diyan na kayo nangangarap. Diyan na ninyo iniisip, ano kaya yung gusto ko pagdating ko ng college? Ano ba yung kukuhanin kong kurso? Para makuha ko yung kurso na to, especially po sa mga atleta, no, marami akong mga kaibigan na atleta, na, ay, kailangan, hindi muna ako sumama sa mga barkada ko dati kasi kailangan mo mag-training na mag-training kasi yung pagde-training mo ang magdadala sa iyo para sa scholarship. So prioritize mo yung iyong sarili, no? Darating at darating yung oras, ikaw lang rin naman at saka si Lord yung dadaan dito sa buhay na to. At the same time, hindi ganun kasigurado na yung mga binabarkada mo ngayon is tutulungan ka kapag ka nangailangan ka. That's why pag yung tao pinaprioritize niya yung self niya, nakikita niya yung mga gusto at ayaw niya, mas nakikilala ninyo yung inyong mga sarili, mas nagiging matatag po kayo sa inyong sariling buhay. At the same time, naipapriority ninyo yung mental health ninyo, naipapriority ninyo yung well-being ninyo. At least kayo, kayo yan. Diba? Matatag kayo. At makikita yun eh, magre-reflect yun. Ay, yung cute niya, no? Susunod na lang yun. Susunod na lang na na-attract ninyo yung mga tao na same din ng perspective at saka ng paninindigan sa mga edad ninyo. So, huwag kayo masyadong magmamadali. Basta i-prioritize nyo lang yung mga bagay na dapat ninyong i-prioritize. Lalong-lalo na yung inyong sarili at saka yung inyong mental health para hindi kayo madaling namamanipulate ng mga tao na nasa paligid ninyo. Number 9, always remember that you are not alone. Lagi nyo tatandaan na hindi kayo nag-iisa. So, balikan po natin yung sinabi ko. Marami ako mga nakausap na sila ay nabiktima dahil ina-isolate sila. At the same time, doon sila naka-experience ng trauma, anxiety, and depression because pakiramdam nila walang maniniwala doon sa nangyari sa kanila. Hindi nila yun kasalanan. Nagkataon lang na hindi sila aware doon sa mga manipulation tactics ng tao na nang manipulate sa kanila. So, ito yung mga nabiktima po. Ano? Para hindi kayo mabiktima, lagi yun yung tatandaan. Kapag nandun na kayo sa isang sitwasyon, hindi pa ganun kalala, ano? Pwede na ninyong isumbong sa inyong mga magulang, pwede na ninyong isumbong sa inyong mga tito, tita, sa best friend ninyo, doon sa support group ninyo, sa teacher ninyo, sa guidance counselor, o kaya sa principal, o kaya sa barangay, o kaya sa inyong mga HR. Palagi at palagi merong pamamaraan, not unless iaallow ninyo yon. That's why you have to build strong boundaries. Yun po yun. Hindi kayo nag-iisa. Marami pong pwedeng tumulong sa inyo at maraming pwedeng makiisa sa inyo. Kasi isa po sa mga stigma na mga tao na nabibiktima ng manipulation, no? Ganito, ay, lahat naman sa amin mabait siya eh. Mabait talaga siya, wala siyang ginawa ng masama. Ikaw lang yung lumabas na ano, na nagsabi na ganyan yung ginawa sa'yo, na ganyan yung ginawa sa inyo. Balik tayo sa number one. Ano yung mga maskara nila? Charm, kindness, and victimhood. No? Kindness, maskara yon. Sa lahat ng tao na nasa paligid nila, mabait sila. Regardless kung ano yung profession. No? Meron at merong pinag-iinitan yan. Meron at merong kina-iinisan yan dahil meron yung mga manipulator na mga bagay na alam nilang hindi nila makukuha. That's why ipoprovoke nila yung tao para mag-react. Pag nag-react yun, tayo yung magiging masama. So again, hindi kayo nag-iisa. Okay? Meron kayong nanay, meron kayong tatay, tito, tita, guidance counselor, pwede po ninyong sabihin yun sa kanila. Para hindi po kayo mas lalong lumalim yung magiging epekto ng pambibiktima sa inyo or yung pagmamanipulate sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. Last but not the least, number 10, trust your intuition. So, nabanggit ko na din po yun kanina. Ang tao po ay merong intuition. Meron po tayong mga duda, no? Meron tayong mga kutob
nagdududa ako dito sa tao na to. Kasi kahit ang bait niya, parang merong hindi totoo sa kanya. Kasi nararamdaman mo yun. Kasi ikaw yun sa sarili mo. Ikaw yun sa loob mo. Yung kutob na hindi talaga eh. Papasok doon yung sincerity at the same time, yung motive ng tao. No? Hindi talaga eh. Kahit na anong gawin kong isipin na baka naman praning lang ako, baka naman nega lang ako, baka naman nag-overthink lang ako. Wag na wag ninyong iaalis yung intuition ninyo, no? Especially sa ating mga magulang, no? Okay na, yung sinasabi nga nila, okay naman yung family background niya, okay yung trabaho ng nanay niya, yung tatay niya, mukhang okay naman. Pero kapag meron ka naramdaman na masama yung intention nitong taong to doon sa anak mo o ikaw estudyante, parang natatakot ako. Kasi yung utak natin, yan yun eh, yung survival skill, no? Sinasabi niya na hindi to safe. Huwag ninyong iwawala yun. Dahil yun, yung God-given talent din na binigay ng Panginoon sa atin, no? So tayo, palagi tayo mag-pray for discernment. So sa amin mga, mga Christian, ang tawag namin doon discernment. Pero God din yun, no? Discernment. Nade-discern mo kung itong taong to is mabuti yung gagawin niya sa'yo o hindi. Ako may na-experience akong ganyan. Unang beses ko pa lang talaga siyang nakita. Talagang alam kong hindi na good. Meron ng something na hindi magandang nangyayari. Pero still, dahil nga hindi naman ako judgmental na tao, nagpa-pray lang ako. Pray lang ako ng pray. Hanggang dumating yung time na okay, proven, eto na yun. So ako naman, Lord, ikaw na yung bahala. Ganun lang ako. Ganun lang palagi yung sistema ko. Pero pag nakita ko na yun, bowl ka agad dyan. Pak! Hindi yan nakasama sa buhay ko. At alam niyo yun, yung sa akin, sa gut ko, no, yung sa aking intuition, kahit anong gawin na itong taong to, hindi ko ito mapagkakatiwalaan. So, ayun po yung mga bagay na dapat nating malaman para po maintindihan at ma-identify at the same time handle natin yung mga taong manipulators, no, yung mga manipulative people. Palagi po ninyong tatandaan na ang manipulation is a form of abuse, no? Para hindi po kayo maabuso, para hindi po kayo masaktan ng mas malalim. Kailangan kayo sa sarili niyo, kilala niyo kung sino kayo, ano kayo, ano yung gusto niyo at ano lang yung kailangan ninyo. Palagi ninyong piliin na mas maging mabuti kaysa sa maging mas mabait. Kasi ang mabait, kahit mali na, nakukonsente pa. Okay? Ang mabait, kahit mali na, nakukonsente. Pero ang mabuti, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Bumuo kayo noong mga support group ninyo na same ng values ng pamilya ninyo. Kung hindi build ng pag-ibig at pagmamahal or ng prinsipyo yung family ninyo, sumama kayo doon sa mga grupo na merong pananalig at pananampalataya sa Diyos at maganda yung values foundation nila. Okay? Huwag kayong basta-basta magre-react kasi ang mga manipulator, sisimulan lang kayo niyan sa simpleng reaction. Kahit nga non-verbal eh, iirapan pa lang. Siyempre, ikaw magre-react ka. Bubu-visit ka. Doon ka na nila sisimulan. Okay? At higit sa lahat, sa mga kabataan, yung sinabi ko po sa inyo, no, huwag po kayong aasa doon sa mga tao na ang ginagamit po nilang tactics is pera. No? Ulitin ko, kapag pera na ang nagsalita, hindi na chinecheck yung background, hindi na chinecheck yung character, hindi na chinecheck kung sino ka o ano ka, may pera na eh. Diba? Pero, lagi nyo tatandaan, kung gusto nyong kumita, meron at merong diniposito ang Panginoon sa inyong God-given talent. Marunong kang mag-drawing, marunong kang magtinda, marunong kang sumayaw, no? Sige! Baka pagsali mo sa competition, mahahasa ka na, mananalo ka pa. Palagi ninyo yung tatandaan. So, yun lang po ang ating lesson kung paano po natin maiintindihan, i-handle at pare-recognize yung mga taong manipulator. So, marami po kayo sanang natutuhan. God bless everyone!